Last night, sinusulat ko yung dapat itetestimony ko. Pero nakailang pages ako eh. Sabi ko parang, kung susulat ko ito lahat, kulang ito eh. Actually, kalahati na nga lang yung naging ano ko, naging summary, no? Para lang kung hindi ko makalimutan yung ibang... Sabi ko, I was praying to God na give me wisdom para ma-share ko ng buong puso yung mga pinagdaanan ko this past few years. Anyways, ako nga po pala si Fairden Bingor. And I celebrated my 31st birthday last December 2023. For me, yung 31st birthday na yon, isang malaking achievement na siya for me. Kasi yung situation ko, 7 years ago, before I met Jesus, bago ko maging member ng CCBF. 7 years ago, 2017, nag-start yung journey ko. Doon ko masasabing, nag-start talaga yung journey ko kasi before naman, wala lang, nabubuhay lang ako para mag-work, you know. Parang hindi ko alam yung what the purpose ko. Parang yun. 2017, July. Bigla na lang, you know, nag-duty lang ako. Biglang hindi na ako makalakay. Nahirapan ako mag-work. Papacheck up lang naman sana ako. Pero as nung chineck ako ng doctor, kailangan na pala akong urgent na operahan because of my hernia. Malala na pala yung hernia ko. Although alam ko naman since birth na may hernia ako, kaya hindi ako active sa PE, hindi ako yung magaslaw na tao. Kasi yun na yung hernia ko, iningatan. Lumala siya noong July 2017, urgently na operahan ako agad. Naging successful naman yung operation. And then, July, August, sinubok ulit kami ni Lord kasi nawala yung papa ko. Biglaan lang din yun, you know, yung nasa process ka pa lang ng healing, wala pang 1 month, biglang nawala yung mahal mo sa buhay. After noon, hindi pa natapos, talagang yung 2017 yung aming, parang yung dagok namin, you know. September 2017, sabi ko, bakit parang hindi nawawala yung pain? Tapos, papacheck, dumating ako sa point na nahirapan ako huminga that time. Tapos, papacheck up lang din sana ako ulit. Tapos, as I went to, info ng hospital dyan sa Carmona, sabi niya, hindi ko alam na namumutla na pala ako that time. Tapos, hindi na ako makahinga. Sabi sa akin nung nurse, ma'am, check up lang ba or ER na? Sabi ko, ha? Sabi ko, ganyan. Naghahanap ako ng doctor for yung ubo. Kasi inuubo ko malala, hindi ako makahinga. Tapos, kinunta ko yung previous doctor ko. As chinek niya ako, pina-x-ray, lumabas na may tubig na pala sa lungs ko. Doon nalaman na, hindi pa nalalaman na nag-rupture. Na-open na ako, na-operahan ulit ako, kinabukasan na ata. Mabilis lang kung mapangyayari. Doon nalaman na ng doktor kasi pag-open nila, sabi sa x-ray, mayoma, ganyan. Pag-open nila, naging tumor na pala yung left ovary ko. Nag-rupture, kaya nagtatubig sa baga. That time, alam mo yung super down ka, nawawala ka na ng pag-asa kasi alam mo yung gulay na nalanta, ganun lang ako that time. Nabutasan ako dito, sa likod. Major operation. Tapos, nung tinest nila yung tumor na nakuha sa akin, actually, dapat tatanggalin na yung buong matres ko eh. Kaso naawa sa akin si Do kasi dalaga pa ako that time. Sabi niya, may chance ka pa magkaanak. Mahirapan ka lang. Sabi niya sa akin. So, iniba niya yung isang ovary ko. Sabi niya, may consequences nga lang yun. Alam mo na, di ba? If ever na yung test lumabas na cancerous, possible na maging cancer din yung kabilang ovary.
So, lumabas nga yung test. At ayun, positive. Diagnose ako ng ovarian cancer. Stage 2B. That time, nire-refer ako as for chemotherapy. Lahat ng second opinion ko, lahat ng doktor, for chemotherapy talaga. Pero, parang alam mo yung may doubt ako eh. Sabi ko, chemotherapy ba ako? Binigyan ako ni Lord ang sign. Merong mga sign si Lord na is akin binibigay. Yung kabatchmate ko, kasabay ko rin lang pala, may cancer din siya. Nag-undergo siya, malisip na siya, katulad ko lang din. Nag-heal from operation. Nag-undergo siya ng chemotherapy, pero di niya nakaya. Nawala siya na, at young age. So parang yun yung naging sign ko lang, Lord, siguro hindi pa time para magpa-chemo ko. Siguro baka pag nagpa-chemo ko, maging ganun din ako sa klase, kasi paranoid na tayo, di ba? So after nun, ano na lang, hindi na ako nagpa-chemo. Ano na lang ako, herbal. Tapos, that time, parang iniisip ko na lang, ah, mamamatay na ako, hayaan na, magbuhay na lang ako, ganyan. Basta hindi ako magpapakimo. Parang i-enjoy ko na lang yung buhay ko. 2018, in-invite kami ni Tita B sa CCBL. Doon ako nag-start na mag-church. Wala lang, join lang. Alam mo yun, hindi ko naman, kasi before sa Taytay, meron din naman kaming Christian church. Pero kasi, iba yung na-feel ko sa CCBL. Meron feeling na walang judgment sa members, you know? Hindi ko naman sinasabi sa ibang church, diba? Pero kasi, iba yung feeling kasi sa CCBL. Alam mo yung, welcome ka, si pastor. That time, natutuwa ko yung pastor kasi panay siya joke. Kaya parang gumaan yung feeling ko dito sa CCBL. So parang, isa sila sa mga naging instrument para magbalik loob ulit ako kasi hindi ko rin naman alam kung saan ako pupunta noon time na yon. 2018, ikinasal kami ni Pastor ng boyfriend ko kasi ewan ko, parang biglaan lang din yung wedding namin kasi feeling ko nga mawawala na ako, ganyan. Sus, kailangan mo wedding na ako, ganyan. Diba? Parang nagpakasal lang kami kasi mahal namin isa't isa pero hindi ko iniisip yung consequences ng marriage, di ba? So, yun, nasubok kami. After the wedding, 2 months after, andun yung nagulat kami. Kasi, di ba, sabi ni Do, mahirapan ako magbuntis. Pero 2 months after the wedding, parang yun lang inantay ni Lord, yung mag-wedding. Parang magsimula yung mga wonders, yung wala niya sa buhay ko. Pinihiyaan niya ako ng si Skyler. So, yun na yung ano ko, no? Yun na yung starting point na sabi ko, ito na yung signs. Ito na yung binibigay sa akin ni Lord para ano, para tanggapin siya ng buong puso. So, April 27, 2019, sumama ako sa yung outing ng church every year. Tapos sabi ko, ito na yung sign na magpa-baptize. I was like 3 months ata or 4 months pregnant kay Skyler nung nag-decide ako. Mag-isa lang ako noon ah. Tapos wala pa akong masyadong close. Wala akong masyadong, kalila ko lang si Nina. Siya lang yung lagi kong kausap that time. Talagang malakas yung load mo. Sabi ko, ito na yun. Ito yung, alam niyo yung mapipin ko kasi yun eh. Kapag yun na yung time na magpapabaptize ka as a Christian. Kahit preggy ka, no? So ayun, 3 to 4 months pregnant kay Skyler, tinanggap ko si Jesus bilang sarili kong tagapagligtas. Pag naisip ko, sa dami ng mga pinagdadaanan natin, meron talagang tao na ipapadala si Lord para sa'yo. Sa lahat ng downs, pag nawawalan ka ng pag-asa, yung feeling mo mag-isa ka lang, ang hirap ng sitwasyon mo, merong tao na gagawin si Lord na instrumento para tapikin ka. Diba? Pag
walang-wala ka, merong si Lord na ibibigay. Hindi man tao, pwedeng signs. Basta papakinggan mo yung puso mo. Pag binibigay na kasi yung signs sa'yo, paulit-ulit, yun na yun. Kahit pa minsan complicated yung ano, yung mangyayari. Ano mo lang, gawin mo. Kasi lahat ng hirap, may kapalit yan. Sa Jeremiah 30:17, "For I will restore health to you, and your wounds I will heal, declares the Lord." After nung birth ko kay Skyler, sinubok din ako yung mental health. Alam mo, I was new to marriage, to being a mom. Alam mo yung sobrang hirap. Tapos, I was praying to God, bakit ganito mga pinagdadaanan ko? Hindi ko na lang ma-elaborate lahat, no? Pero alam ni Lord yung mga pinagdadaanan mo, hindi mo man ma-share lahat. Pero meron siyang ibibigay sa'yo. And 2020, na pregnant daw kay Zach. Sabi ko, grabe naman, Lord. Yung blessings, alam mo yun? Yung wonders niya na akala mo wala na ng pag-asa, pero binibigyan ka niya ng ano, ng mga instrumento. Kaya ngayon, sabi ko, hindi na ako magiging down. Kasi baka bigyan na naman niya ako ng... Sabi ko, hindi okay na to, Lord. Enjoy ko na yung buhay ko. Hindi na magiging down man ako, pero I will look on the brighter side. Doon ako sa ano ba to? Silver lining. Diba? Kasi pag nadadown tayo, binibigyan tayo ni Lord ng blessing eh. Super, ano mo, kahit pinakamaliit na blessing. Kapag naisip mo yung mga pinagdaanan mo noon, hindi ganito yung sinabi mo eh. Nung nagsisimba nga ako sa church noon dahil walang yung dress ko. Paulit-ulit lang yon, parang uniform. Alam mo yon? Sabi ko nga, kahit hirap ako, dala ko yung mga bata, makapag-church. Kasi, ito lang yung ano ko eh, kaya kong gawin para kay Lord. Ito lang yung way para makapag-give back ako. Kasi wala mo akong kayang gawin na masigit kaysa sa kaya niyang gawin. You know? God knows our needs even before we confess them. When we confess to God, He forgives us. He restores our soul. Kahit minsan feeling mo sobrang hirap ng sitwasyon, pinagdadaanan mo, may ginagawa si Lord. He is preparing us for something better. He is preparing you. Ngayon, syempre, yung pinagdaanan ko, hindi naman tulad ng pinagdaanan nyo, baka may mas mahirap pa. Diba? Pero ako, parang... para sa akin, ano na to, achievement. Achievement na sa akin, nakarating ako ng 3 dekada. Binigyan niya ako 31 years na mabuhay. Di natin alam, di ba? Life is short. So, parang choose natin na maglingkod para kay Lord. Habang may lakas tayo, habang nabubuhay tayo, kahit mahirap, no? Kahit di tayo makasakay ng jeep, kahit walang tricycle, palabas. Diba? Mga pagsubok yan eh. Every Sunday talaga sinusubok tayo. Pansin nyo, ito yung morning, di ba? Sinusubok tayo. So, Isaiah 38:16-17, "You restored me to health and let me live. Surely it was my benefit that I suffered such anguish. In your love, you keep me from the pit of destruction. You have put all my sins behind your back." Every one of us, maraming pinagdaanan this past few years, lalo na nung pandemic. Pero si Lord lang ang nakakaalam ng puso natin. Si Lord lang yung kayang gumawa ng mga himala sa buhay natin.
Yung akala natin, wala na. Hanggang dito lang ako. Dumating kasi ako sa point na ganun eh. Pero nung nakilala ko si Lord, nag-stay ako. Yung loyalty, madali lang yun eh. Pero yung faithfulness, mahirap. Pero kailangan natin mo gawin para may faith. And yun lang, ibangan natin yung next chapter ng buhay. At least, di ba po, nakaraos tayo. Hindi man ganun pa kaaluwa ng buhay, malayo pa, pero malayo pa na. Diba? Yun lang po. Salamat. Maraming salamat po sa buhay ni Sister Penny. Tunay nga pa